Pinakabainit na issue po ngayon itong ginawa po ng Senado, particular sina Senator Drilon at Angara sa budget po ng Pau Forensic Laboratory. So para po sa kaalaman ng publiko, pati na rin itong mga mambabatas natin, ano po ba talaga yung legal basis ng pagkakatatag ng Public Attorney's Office of Forensic Laboratory? Noong una po ay binigyan tayo noong 2004 ng forensic consultant, 16 na taon na nakararaan, sa pamamagitan po ng legal authority, letter authority ni Secretary Emilia Bungkodin. That was 16 years ago. At si Dr. Elpi nga po ang itinalaga na maging forensic consultant ng Public Attorney's Office. Ngayon po ang nangyari, mayroong mga volunteer forensics po na pumupunta dito sa PAW, gaya ni Professor Jerome Bailen, ang Independent Forensic Group ng UP, kasama po si Dr. Benito Molino at forensic dentist na si Dr. Anastasio Rosete. At meron pa tayong mga external volunteer na tumutulong kada may kaso. Ang una pong kanilang pinag-aralan sa visa ng order din ng DOJ noon na pirmado ni Chief Paras na naging legal head ng DOJ. Sinika po namin maipare-open ang Aquino assassination, Aquino Galman double murder cases. Kapagkat sinasabi ng mga sundalo, wala silang kasalanan. At isa lang ang umamin, si Master Sergeant Pablo Martinez. Na siya naman po, dahil sa paglabas ng forensic report, after 3 months of forensic examination and study of all the evidences at the Sandigan Bayan, lumitaw po na ang tama ni Ninoy ay dito sa likod ng taena. Dito, bumababa ng hagdan. At hindi po sa batok, hindi sa kalikuran bahagi ng ulo. So lumilitaw, yung trajectory ng assailant ay kay Galman, hindi doon sa sundalo sa taas ng hagdan. Dahil ang tama po dito, hindi pwedeng bumaba ng patagilid na gano'n. So hindi po kami pinagbigyan ng Supreme Court. Sabi ay forgotten evidence na kahit na-present namin si Mr. Cantimbuhan, yung driver ng SWAT van, at kahit si Captain Felipe Valero ay buhay pa, at sana ma-extradite, nag-request kami na extradition, ginawa namin lahat. Pinresenta po namin sa Malacanang ang forensic report ng ating mga forensic experts, forensic anthropologists, at yun po ang naging nagbukas para conditional pardon si Master Pablo Martinez, dahil siya ay umami na siya ang may dala kay Galman. At yung natitirang 12 na commute po ang sentence, nang kumputin po ng Department of Justice, serve sentence na pala in double murder. So kung serve sentence, nakalaya po sila at nakauwi. So sa puntong yan, yan po ang pasimula kung bakit nagkaroon ng forensic laboratory ang PAO. Hanggang sa dumating po ang pagtaob at paglubog ng Sulpicio vessel na sa MV Prince of the Stars noong 2008, June 21. Nagutos din po ang DOJ sa visa ng kapangyarihan ni Secretary Raul Gonzales para po i-identify yung mga patay na hindi na sumakilala dahil nalulod, nag-blow. Eh si Dr. Elpi po ay nag-aral ng forensic anthropology sa Estados Unidos, sa University of Tennessee. Kaya po may kakayanan sa forensic anthropology ang PAO. Meron mo yung na-identify ang NBI, meron mo silang na-identify, pero inilibing yung mahigit 30 kadaver, nagre-reklami mga kamag-anak. Lalo yung isa, may wedding ring yung aking asawa. At isa nga doon sa na-identify sa kareta at binigyan po kami ng kautusan ng korte ng Cebu, hukayin ang mga bangkay. Out of the 30 cadavers, 7 po ang na-identify ng PAO Forensic Laboratory, kaya po na-isoli, na-turnover sa mga kamag-anak. Ang forensic laboratory po noon ay walang special budget. Meron lamang po kaming forensic consultant na ibinigay ng ating DBM. Hanggang sa dumating po itong problema sa Dembaxia, 2017, December 14, may kautusan si Secretary Raul si Secretary Vitaliano Aguirre na. At ito po ang tumambad sa aking paningin, Department Order 792, at hanggang ngayon po hindi nire-revoke ito ni Secretary Minardo Guevara.
kahit sabihan siya ng mga oposisyon na ipatigil ang exhumation, ang autopsy, forensic exam ng mga bangkay ng Dembaxia victims. Nasusulat po dito sa visa ng alter ego of the President, Secretary Vitaliano Aguirre, binigyan po ng authority ang PAW na i-represent sa mga possible victims of Dembaxia-related injuries, illnesses, and deaths. At nakarating sa aking kaalaman na ang NBI ay may kautusan at aking inaral, bakit sa amin yung patay? Bakit sa amin yung mga injured, ginabulag, nagka-leukemia sa amin at nagkaroon ng multi-systemic diseases? Ang inasahin ni Secretary Vitaliano Aguirre sa NBI ay ang 3.5 billion worth na Dembaxia na wala sa GIA of 2015 and 2016 na binili po. At bago din sa kalaman ko, ng NBI naman ay matamang sinunod ito at nakapag-submit sila ng report at recommendation sa Office of the Ombudsman. Kung ano nangyari na doon, wala po akong balita. Dito po, ang gusto ng mga ilang nasa sakdal, i-turn over ko sa NBI ang mga bangkay at ang NBI ang mag-autopsy. Eh wala nga po sa kapangyarihan na binigay sa kanila sa kasong ito. Legal assistance po necessarily includes case build-up. Kung wala pong sariling forensic ang PAW, aasa kami sa SOCOT, tama, aasa kami sa NBI. Pero kadalasan, ang SOCOT NBI ay testigo po ng prosecutors, hindi po testigo ng PAW. At minsan, kapag ang nasa sakdal ay pulis, kung pulis din ang mag-iimbestiga, lamang, nakita nyo, hindi magtitiwala ang tao, sabi conflict of interest. Pero, ito po, pati patay, ibinigay ko sa akin, doon po ako nagulantang. Ibig sabihin, kausap po ako ng Secretary Aguirre, yung mga forensic exam, pagawa mo na sa mga doktor mo. So, 2018, nagkaroon ng mga pag-autopsy, pero isa ang na-autopsy si Angelica Pistilos noong December 24, 2017, tuloy-tuloy. Hanggang sa kami po ay binigyan na ng plantilla mismo na internal, permanent doctors, forensic nurse, forensic dentist, at meron pa rin pong nurse, medical legal officer, medical specialist, medical legal officer, medical technologist, laboratory aid. Binigyan po kami. At ito po yung notice of organization stopping and compensation and action. NOSCA ng DBM. Funded po. So, funded po ito. Funded po ito noong 2019 dahil pinirmahan po ng Secretary Joke no to. Funded po for this year para po sa sweldo, hazard pay, allowances, and other benefits ng ating mga doktor. Tama, wala po kami special budget para sa forensic lab. Dahil alam ng DBM na sobrang matipid ang public attorney's office. Alam na pwedeng i-charge ko anuman yung incidental, necessary, and beneficial to the poor na expenses kung sakali magtrabaho po itong mga to. Ngayon, last year, malungkot po, naglagay nga ang Pangulo at ang DBM ng budget para bumili kami ng mga high-tech equipments like portable x-ray, trace evidence, machines sa halagang 19.5 million na inilamsam doon sa aming capital outlay. Pero ang malungkot na nangyari, 2020 budget po ngayon, 19.5 na nilaan ng Pangulo, tinapyas po ni Senator Drilon at Senator Angara at ibinigay sa NBI ang 19.5 million na inilaan ni Pangulo at ng DBM para sa PAW. Hindi ko po alam kung nagamit ng NBI yon, pero alam ko na mga taga-NBI yung pera nyo para sa PAW, para sa mga poor. At hindi lang yon. Nais ko pong patunayan na hindi po si Pangulo ang nagtapyas ng aming budget. Contrary sa sinasabi ng ilan. At hindi rin po pinayagan ni Pangulo yon. Lamang, meron kasing nangyari sa baba, sa Kamara de Representantes. Nagsuksok ng limitation, si Congressman Garin, Congressman Garin, Lagman et al. At ito po yung limitation na
saksak, biglang nagkaroon po ng bulaklak o putik ang aming budget. No amount, limitation on the use of MOE. No amount appropriated in this act shall be used for travel, allowance, meetings, and other maintenance and operating expenses of the PAW Forensic Laboratory. Ito po sinuksok nila. So pagdating po sa Pangulo, meron po siyang sinabi tungkol sa limitasyon na to sa paggamit ng MOE. Binabawalan kasi ang PAW Forensic Laboratory na gumamit ng aming operating expenses na allotment. Nagsabi siyang Pangulo sa kanilang general observation, tama, may limitation kayong sinaksak, but it is inferred that the limitation does not in any way prohibit the PAW from performing its legitimate functions under existing laws. May limitasyon nga kayo ng saksak, hindi gagamit ang MOE, ang Forensic Laboratory ng PAW, pero hindi nyo pwedeng limitahan ang mandato ng PAW sang-ayon sa mga batas. Ano po ba yung batas? Tanungin mo ako, anong batas? Anong batas po yun, si, para maliwanagan po itong mga mabati ko sa Public Attorney's Office? Republic Act 9745. Special law po ito. Eh, ang budget po, general law. Alam nyo ba ang sa statutory construction, sa rules, na pinag-aaral ng mga mag-aaral ng batas? Yung general law, hindi pwedeng mag-amend ng special law. Parang yung Paulo, 9406, Paulo of 2007, hindi pwedeng i-amend basta-basta yan. Kailangan may special law amending na Paulo. Itong Republic Act 9745, nasusulat dito, ang may kapangyarihang mag-imbestiga ng mga torture cases, kagaya nitong Dempaksya, pharmacological torture, ang sigaw ng mga magulang, torture among children, ay hindi lamang CHR, PNP, DOJ, AFP, pero ang sinabi dito, to have a prompt and impartial investigation by the CHR and by the agencies of the government concerned, such as, quote and quote, Public Attorney's Office. Maliwanag po to. Mandatory to eh, shall have the following rights ang mga biktima na pupunta sa PAW at mag-imbestiga. Meron po bang nag-iimbestiga na ang dalalang sa court ay death certificate? Paano mapuputat, papapatunayan ang cause of death nun? Kung wala kang forensic evidence, wala kang corpus delicti, iasa ko raw sa NBI, ipasa ko raw sa CHR, ipasa ko raw sa SOCO. Eh di nga silang inutusan ng gobyernong Duterte. Ang inutusan sa visa ng kautusan ni Secretary Aguirre, December 12, 2017, PAW! Ang magbigay ng legal assistance, eh may existing PAW Forensic Laboratory tayo. Naturalmente, ang mga tao aasa ng forensic exam sa PAW Forensic Laboratory. Dito sila may tiwala. Alam nga namang palayasin namin sila, dinadimanda po kami ng refusal to give legal assistance. Na libre, walang bayad.